Mga kanina, papa ko pala si Kuya Brooks. Kuya Brooks Vlogs. Kuya Brooks Vlogs po ang YouTube Hello. Channel ng papa. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po. Ano yung ano? Yung kanto na binibilan natin ng mga isda? Malapit na yan. Bibili mo kami ng isda pa para ulam namin mamaya. Puro inihaw. Rhea, bibili ka na ba ng manok para may adobong manok? Or ano? Yung dating... Tapos mas sarap din siguro kung radish, kuya. Oh, si discard na muna. Opo, naibigay po si Kuya Bal ng 1,000 para doon sa budget namin sa pagkain po. Opo, salamat Kuya Bal. Sila mamaya po, meron po kasi lakad sila eh. Saan sila pupunta mamaya nga pala? Kapalunggan sila eh. Okay. Ay, Kapalunggan. Kami na yan makabalik. Makabalik ka, no? Kaya kailangan yung balik. Kaya tama yung balik. Ayun, ito na. Ayan, dito kami bibili. Ayan. Ito, kami. O, saan kasama mo? Ito po si Butete po. Ba't naiiniwan mo sila? Natulog sa daan. Si ano, si Remart? Si Remart. Ayan po, ayan po. O, bibili po kami dito ng aming kailanganin. Uy, wala tayong... Naku, walang ano. Wala nang ano, tilapia. Meron po. 160 tilapia. Ah, meron pala. O, tsaka bangos. Yung hindi masyado malaki. Tama-tama lang po. Ito po mga kalingap. Kasi malapit na po kasi yung farm ni ano, Kuya Bal para doon sa gagawin namin ano, pagtatanim tsaka yung bangos ba magkano? 160 o. Ilang kilo yung ano? 3 kilo. Kano kilo? 160 ang tilapia. 160 daw. Sarap yan guys. Ilaw. Wala nang budget. Wala nang budget yung bros. Pang-wansi lang to. Signal. Na po kami sa farm ni Kuya Bal at Ate Edna. Meron po kami mga dalang gamit. Ito po, hakotin ko na lang po to. Kahit po umuulan, okay lang po basta matapos po yung gagawin namin. Kahapon po, dito po kami galing. Kasama ko po si Pastor Paas at si Engineer Agol. Meron po kami hinatid na grocery na binili ni Kuya Bal at Ate Edna at sa amin na po pinadala kasi hapon na po. Ito pong tuloy na ito, mabuti po at ginawa ngayon ni Jose. Kasi po sinabihan ko si Jose na ayusin po kahit papano. So ito naman po, ginawa niya po ng tulay-tulay. So, sakto naman na ulan ngayon. Ayun po. So, si Jose po, maasahan talaga. Napakabait ni Jose. Opo, ito po yun. Oh. So, yan. Kulang pa ng ano. Pero pwede na rin siya. Kaysa dati. Ayan po. Oh. Opo. Oh, thank you, Jose. Thank you. At nagawa mo yung aming dinadaanan. Oh, mabait si Jose. Malingap. Ano yung inuutos mo, sinusunod niya. Kaya, good job, Jose. Pata pa si Jose? Pata pa. Pero, napansin po sa kanya kahapon, o no Sabado, hindi ko alam eh, nakalimutan ko eh, na, nung nakita ko siya,
Parang asaya-saya, lagi nakangiti siya. Sumula nung dumating sila si Kuya Ruel na may mga anak na dalaga, dalagita, hindi kaya yun ang naging masayahin niya. Hindi kaya mga kalingap, no? Sige po, abangan natin yan. Baka malay natin. Dahil siyempre binata si Jose. At nakatamang edad naman po. At yung panganay naman ni Kuya Ruel, nasa tamang edad din naman. Ang edad din nasa 23 na ata o mag-23 pa. Ito si Jose, hindi ko pa alam kung ano. Ito niya, kasi malamang na mahigit 20 na rin yun. So napapansin ko lang po, kalingap na itong si Jose. Para bang pag dumating kami nung araw, hapon yun, yung nakarang araw, kumbaga Sabado ata talaga yun. Wala siya dun sa unang bahay. Yan pala, nandito sa pangalawang bahay. Siyempre, nandun yung mga talaginding. Tapos, okay po, di po ako nagkamali. Nandun mo talaga, nakatambay doon sa ano. Kaya lang, baka mamaya, pag dumarating naman si Ate Edna at wala siya doon sa kabilang unang bahay, baka naman papagalulitan siya. Kasi, siyempre, di po pwedeng ganun na. Lagi siya nakatapay dito. Kasi po, iba naman dito, ang nagbabantay, sila si Kuya Ruel. Si Jose, doon naman sa unang bahay. Opo, di po po ba? So, kailangan natin mabigyan ng advice. Si Jose, opo. Ayan po mga kalingap. Ang ulan ay tumigil. Sobra. Ngayon po, nandito po yung mga ibang tropa para po gagawin nila ito. Ayan, si Alex po ang namumuno dito. Ayan po. Ginawa nila po ito para yung tubig. Ayan po, meron pong ginawang kanal. Ayan lang. Para dun sa kabila ang tago. Yung kali naman po sa taas, yan hindi po ginagawa nila. Para yung backpack tubig. Dun, isa sa kabila. Hindi na po rito. Ayan po, ginagawa nila po. Kasi po, yung nakarang araw po, nasira po yung gitna na yan. Nasira po. Ayan po. Pati yung kasama. Yan po, yan po. Yan. Nasira din po yun, oh. Yan po, nasira din po yun, oh. Tignan mo, so. Tignan niyo ang ginagawa ni Buchiti, po, so. Tignan niyo po ang ginagawa. Ayan po, oh. Kasi makati na po yung tubig. Ayan na po. Kamot ang kamot, ha. Sa bitlog. Sabi na to si Buchiti talaga. Grabe. Masipag din po yun, masipag. Si Butiti po, para sa mga pong tumulong dito kasi galing po ng Cavite yun. Saan ka ba? Cavite, Tipolo? Saan galing? Butiti, saan galing? Sa Tagig. Taga-Tagig. Saan sa Tagig? Sino? Sino mas bata na kanya? Sino nga? Si ano yung bae? Maria? Oh. Si Angga? Doon sa may Santa Ana? Dito ba, isang konti. Ah, ganun ba? Hindi ko alam yun, ha. Ayan po, siya po ay pwesta niya pong pumunta ng Dait. At pwesta niya pumunta dito sa farm ni Kuya Bal na tumutulong sa ngayon sa fish plant po kasi nagkakublika po rito. At mabuti na lang po, nandito po si Alex. Siya po ang nag-assist sa mga kasamahan. Ayan po. Meron na pong laman to. Alex, sa tingin mo, ilang ano yon? Ilang pirasong tilapia yung naano dito? Pinakawalan mo, ilang piraso yon? Sa tingin mo lang? Sandaan? O may sandaan daw po. At yung, alam niyo ba yung kasama nung galing kami sa Naga na kinuha namin doon? Yung namatay po ng isda. Kasi nga, wala pong hangin eh. Wala po kasi oxygen. Isang daan na higit ko yun. Ah, mag-dusty ko pa uli. Buto lang po, nakadaan kami dun sa bayan ng Naga. Ganito lang ko mag-uli. Nakaka-ano kami ng oxygen. Tapos, kaya ito yung nandito ngayon na nabuhay po. Ah. Opo. Ayun po. Yun po yung nasira po yun, no? Nasira po sa ulan, sa tubig. Opo. Napuno po kasi yun. Ay, video mo ko po. So, bumigay po yung gitna. Yun na po yung nangyari. Kaya ito po, nandito na po ginawa ng harang. Opo, para pagdating naman dito, yun na po yun. Oh. Oh, yan na po yung tubig niyan. Ayan po. Ayan po.
bata yan. Yung mga sibina, oh. Napatal nga dulit. Ala, tapos na ba yan? May pantali ba tayo? Kasi pag tapos na yan, kakain na tayo. Ha? Martilyo? Martilyo sa kapako. Thank you, Ruben, ano? Sige, pupunta ako dun, ha? Naghahanap ako ng pako at martilyo. Saan? Kay Kuya Ruel. Tatakbo. Pakuhan ngayon? Alam, relax. Ay! Kagawad! Makisuyo! Pako! Pako, saka martilyo! Kay Kuya Ruel, pakitanong! Pako, saka martilyo! Kay Kuya Ruel! Wala ba dyan? Ang dala mo, tali! Oh, tali. Tali ang dala niya. Alambre, alambre na lang. Hindi, okay na yung ano, lupa. Tatalian na lang ni, ano, ni Alex. Okay na yan? Oh, sige, sige. Pwede na yan. Pati iba yata yan eh. Ang itak, kanino to? Si Kuya Alex. Si Alex nga talaga. Lalamig na ako. Nahina ka na kayo sa lamig. Lamigin ako. Kahit nga ako, hindi nga ako masyadong nabasa, pero yung damit ko basa, giniginaw na nga ako eh. Ah, yun pala yung gagawin mo. Mga kalingap, ayun pong nag-aante ng update po tungkol po kay Kuya Ravel sa pamilya niya. Ako, lumambay po ako dun kanina. Bago po ako pumunta dito sa mga istan po. Wala! Nakausap po si Kuya Ravel, okay lang po siya. Okay na po, maganda na po ang kanyang kondisyon. Opo, kumakain po siya kanina nung ako'y dumating doon, naabot ang kapo kumakain yung mag-asawa. Si Ate Helen, yung asawa niya po. Pakao pala dino! Okay naman ang kanyang, ang kanilang katayuan. Natutuwa po sila na ito ngayon sila nakalipat at maluwag sa kanilang loob po na sumama po doon sa ano ni Kuya Rob at ni Kuya Val. Pasalamat po sila doon sa mag-asawa. Siyempre po una-una sa Panginoon na meron pong isang tao na tumutulong po. Siya na po doon si Kuya Val po na o si Kuya Rob. Mag-ama po talaga na di sila iniwan hanggang sa makalipat po sila. So nakita ko po naman po na masaya si ano si Kuya Ruel habang kapintuan ko sa kanina. Yung nga lang po, di pwedeng meron akong hawak na camera o video dahil yun po eh, di ko po pwedeng gawin po yun. Dahil una-una po, nag-usap kami kanina ni Ate Edna na kahit sinong vlogger, di po pwedeng kunan po kasi may mga issue po na hindi po maganda doon po sa kaso ni Kuya Ruel. Kaya bawal po talaga. So ginagawa ko lang po, kwentuhan lang po kami. Opo. At okay naman po, nagkwentuhan na po siya. Tapos may dalawa akong manok na galing doon sa kabila. Nagbigay po doon sa, agali po doon sa ano, sa naga po. Opo. Siya daw mag-aalaga ng mga manok na yun. Marami po siyang alam sa tungkol po sa mga lupa. Pagtatanim, alam po niya yung lupa na mataba o ano. So yung lupa dito okay naman daw po, sabi niya. Okay po, maasahan po talaga sa lupa. Kasayang po na pabayaan siya o hindi siya intindihin. Mabuti naman po, matyaga po si yung mag-ama. Matyaga po, nabili po ako sa mag-ama niya. Talagang walang sawa sa pagtulong talaga kahit ano pa ang mga kwento tungkol dun kaya Kuya Ruel, hindi nila po iniintindi po yun. Importante na matulungan nila po at mahaon sa kahirapan at saka dun sa sitwasyon na sobrang ano po na-dispress po talaga siya. Yun po, at nakikita ko ngayon pati yung mga anak ni Kuya Ruel po, tuwan-tuwa din po. Opo, tuwan-tuwa. Pinati po ako ng mga anak niya po. Na kay Kuya Brooks,
kain na raw. Sige, thank you. Ano ganun. Pati po mag-asawa po, inando akong kumain. Sabi ko, sige po, kasi kakaikulon niyo po sa labas eh, bago kami pumunta ng farm. Tsaka nagluluto po si, ano, si Ma'am Ria Ularte. Tsaka kasama ni, ano, kasama ni Ma'am Ria doon si, ano, si Red Sen. Yung iba pa, di ko matanda kung sino pa yung naiwan doon. Doon sa kabilang bahay po. Doon po kami ngayon kakain. Pag ito po natapos na po itong itali, papalik na po kami doon para po kumain. And then, uwi na po kami sa lighthouse. Opo, kasi sobrang lamig po, sobra. Ang maulan, hindi na po tumitigil ang ulan. Grabe. Kayo po talagang magandang balita po na si Kuya Roel po, maganda na po ang kondisyon niya po. Opo, sabi nga nung asawa niya, pag daw bumalik yung kanyang pangangatawan at lalakas na po at yun po, mas maganda pa raw sa sunod na buwan. And then sabi ko naman kay Kuya Ruel, sige po Kuya Ruel, kain ka ng kain. Ano yung meron dyan, basta po talaman, di kayo pabayaan nila mag-ama. At yun na na kung wala kayo bigas, may bigas kayo lagi. Pagka wala ng grocery o meron kayong grocery pagdating ng pagpupunta kami dito, pupunta sila sa Kuya Bal. Kahapon po, inutusta po kami ni Kuya Bal sa kanina at Edna na dalhin yung grocery. Kaya hapon na po kami nakauwi. Kasama ko po si Kuya Agol tsaka si Pastor Paas. Salamat sa mga concern din po sa mga tungkol po sa buhay ni Kuya Ruel po. So good news po yon na nakita ko po sa kanya ngayon na masaya siya sa bagong buhay niya ngayon at bagong bahay din po. Salamat mga kaligap, nandiyan kayo na sumusuporta pa rin po sa mga vloggers po at Kuya Bal. Opo, salamat po, salamat talaga. Maya-maya po, uwi na po kami pagkatapos kami kumain. Ayan po, kumakain na po yung mga tropa. Ayan po, ay sarap kumain. Ako! Opo, kakain na po tayo. Yun ang maganda dyan, oh. Hab-hab, kung tawagin, ano? Mukbang. Na ako. Kung kumain ko, nabili. Anong saban? Nag-atok. Ayan po, kaya na po tayo. Nag-atok. Kaya. Hawak lang, hawak. Si. Patabi na lang ang makita mo. Sintistik din mo. Akala ko ulam eh. Hindi siya may bubuo, siya may malapit sa ispan. Sige po, kanina tumuloy na mas malang ulan. Hindi pa video man si Jose, di na lang mga taon. Sus, kawawa naman ito mga taon. Grabe. Grabe mo nila. Ay, grabe. Grabe. Ay, grabe.